Attorney, kumusta po ang sentimiento ng NUPL? Ngayong nalaman po natin ang sinabi ng ICC na ibinabasura na nga po nito ang apila ng gobyerno ng Pilipinas. We welcome it at it's a welcome development, lalo na sa mga biktima, sa mga pamilya ng biktima na kung saan kasama yung kanilang kaso dyan sa ICC. Kina-clarify lang din natin na yung ang binasura ng ICC ay hindi yung apila. Kundi yung request ng Philippine government na i-suspend yung investigation na ginagawa ng Office of the Prosecutor ng ICC. Mm-hmm. Pero ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kanina po ay hindi na makikipag-usap ang gobyerno, wala nang apila na ipapadala sa ICC at they are maintaining na walang authority ang ICC over the Philippines. In this particular case, ano talaga ang sitwasyon? Is that the end of it? Wala na po talagang pwedeng gawin ng Pilipinas? Yung appeal nila ay hindi pa na-decisionan ng ICC, ng appeals chambers ng ICC. Gaya ng sabi ko kanina, ang itinasura ng decision ay yung kanilang request na habang pending yung appeal ay huwag mo nang mag-conduct ng investigation ang Office of the Prosecutor ng ICC. So yun po. So sa tingin ko, wala nang remedyo insofar as the denial of the request for suspension of investigation while pending yung appeal nila. Apo. But yung appeal nila is still pending for resolution by the appeals chambers of the ICC. Okay. Medyo very complicated, attorney. Pero tama po yung binanggit ninyo in as far as the reports are concerned. Kasi sabi po dito sa ABS-CBNnews.com, it was confirmed by Soljen Menardo Guevara that the country's appeal is still pending. What has been denied was the request for suspensive effect, similar to a prayer for a temporary restraining order. So, ibig sabihin po, mag-uusap pa rin ng Pilipinas or mga representatives ng Pilipinas at ang ICC. Pending po ho yung appeal. In fact, kung naalala nyo, last week ay may lumabas ulit na decision yung ICC. Mm-mm. Ito yung pinayagan nila ang families. Opo. Families ng victims na mag-submit na kanilang views. And at the same time, pinayagan din ang prosecutor na mag-appear during the appeal to represent yung mga para ma-articulate yung views ng mga victims during the appellate proceedings sa appeals chambers ng ICC. So, ibig sabihin nito na continuous pa yung proceedings. Mm-mm. At nasa estado pa ito na tinitignan ng ng appeals chambers ng ICC kung paano nila re-resolvahan yung appeal. Okay, para lang po malinaw na malinaw, ano po yung pending appeal ng Pilipinas? Ganito po, noong pinayagan ng pre-trial chamber ang prosecutor na mag-conduct na ng investigation, ay nag-request ang Pilipinas na i-suspend ang investigation on the ground na meron din silang investigation na ginagawa. Mm-hmm. Then later on, mid last year, ay nag-request ulit ang ICC na the prosecutor na i-resume na yung investigation at yun ay pinayagan ng pre-trial chamber. Okay. Yun yung inapila ng Philippine government sa appeal chamber, yung pagpayag ng pre-trial chamber na ituloy ng prosecutor yung kanyang investigation. Okay. Kasi gusto nilang pigilan dahil sabi nila walang jurisdiction
At meron naman daw ginagawang investigation dito sa Pilipinas at issue ng sovereignty. Oh, pero yung pong dinesisyonan ng ICC ngayon ay yung apila ng Pilipinas na wag munang ituloy yung investigasyon, di po ba? Yun po yung, di po, ang gagaya ng sinabi ni Secretary Guevara, parang nag-request sila ng parang TRO na ihinto mo muna yan habang dinidinig yung aming apila. Kasi sa procedure ng ICC, kung pumasok yung apila sa appeals chambers, hindi maihinto yung investigation ng Office of the Prosecutor unless mag-issue ng suspension order ang appeals chambers. So, nandun sa punto na yon, yung whether to continue the investigation while the appeal is pending or not. At ang sabi ng appeals chambers, yes, you can continue dahil wala namang masasagkaan or wala namang nakarapatan o hindi naman magpa-prejudice. Wala namang magpa-prejudice kung itutuloy yung investigasyon. At patuloy pa rin, pwede pa rin, sabi ng ICC, pwede pa rin namang ipagpatuloy ng Pilipinas yung sarili niyang pag-iimbestiga doon sa mga nakaraang mga EJ pagpatay. Case o at pagpatay. Ano po? So in other words, maumpisahan na ba yung investigasyon sa ICC or nakapending pa rin yung pag-start ng investigasyon? With that decision, I think wala nang balakid ngayon para umpisahan na ng prosecutor ang pagsimula ng investigation doon sa sitwasyon sa Pilipinas. Mm-hmm. Attorney, itong investigasyon na gagawin ng prosecutor is only to identify if meron nga pong grounds para imbestigahan ng Pilipinas na nagkaroon talaga ng human rights violation. Hindi po ba? Hindi pa po ito investigation against the Duterte administration. Hindi po ba? Ang purpose ng investigation ay titignan kung meron ang violation ng pagpatay na katulad nung ibinibintang dun sa complaint. Mm-hmm. Pag sabing meron, ang pangalawang sasagutin nila ay sino ang dapat na managot. Mm-hmm. So ganoon po yung proseso. So titignan kung may krimen na nangyari at ang pangalawa ay kung sino yung mananagot doon sa krimen. Sinabi po ng Pangulo na wala na tayong last resort. Ito na yon. Ito na ang last move ng Pilipinas. Ano na po ang mangyayari next, Attorney? Dalawa ang mangyayari. Magtutuloy, i-resolve ng appeals chambers ang apela ng Philippine government. And at the same time, magtutuloy naman yung investigation ng prosecutor. Of course, depende yan sa outcome ng appeal. Kunwari, ay i-grant ng ICC yung appeal. Sabi nga ng prosecutor dyan sa kanyang comment, kung i-grant yung ang appeal ng Philippine government, then ititigil ko yung investigasyon. Pero kung hindi i-grant, tuloy-tuloy lang siya. Okay. Pero nasa investigation phase pa rin po tayo, Attorney. Nandun pa lang tayo sa investigation stage. Okay. Hindi pa tayo lumalagpas doon. Okay. How do we interpret ito pong binanggit na ni PBBM na sabi niya he is insisting that the permanent court does not have any jurisdiction over the Philippines. Kung ganun ang pananaw ng gobyerno o ni Pangulo, ano pa yung apela na nakapending sa ICC? That's exactly the case, ano? You said na walang jurisdiction and yet you are asking for relief from the same tribunal that you're saying that does not have jurisdiction over your country. Mm-mm. So medyo mahirap lunukin yon, pero at the same time, of course, binabanggit na namin ito noon pa na walang basis yung sinasabi nila na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Mm-hmm. Dahil itong mga krimen na ito ay nangyari una nung panahon
na miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. At yung iba doon ay nangyari nung panahon na hindi pa effective ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC at nag-agree naman tayo doon. Sa ganong provision sa ICC nung pinirmahan natin yon ay nag-agree tayo doon. Kaya dapat lamang na sundin natin yon. Ang tawag doon ay pagtalima natin sa ating mga treaty obligations. Mm-mm. Parang merong retroactive effect. In a manner of speaking, kasi umalis na tayo, eh pero nung panahon na tayo ay miyembro pa, aba, eh lahat ng mga kaso doon, eh pwede pa rin isampa kahit na wala na tayo sa ICC. Ganun po yung proseso na pinasukan natin at ganun yung proseso na pinag-ayuna ng Pilipinas nung pinirmahan yung tratado o yung treaty, yung Rome Statutes. Okay. Attorney Cortez, ito medyo suntok sa buwan, ano, ha? Pero ang prosecutor po na si Prosecutor Karim Khan ng ICC ay siya ring prosecutor ng mga tinatawag na crime against humanity kay Vladimir Putin at nakapag-issue na nga po ng warrant of arrest. Ang tanong po eh, meron bang effect, whether directly or indirectly, yung pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay President Vladimir Putin dito naman sa kaso ng Pilipinas sa ICC? Walang epekto, no? The only similarity between the two cases ay yung isa head of state, yung dati head of state. Other than that, wala na. So, it will proceed independently from each other. It will, whatever proceedings na nangyari kay Putin or mangyayari kay Putin will not at all affect yung proceedings against Duterte. But the fact that the ICC has issued a warrant of arrest against one of the most powerful leaders in the world, eh hindi kaya mas magiging matapang ngayon ng ICC? Of course, yes. Siyempre, possibility na yan na mag-i-issue din sila ng warrant of arrest if yung findings ng prosecutor ay towards the position na may nangyaring krimen at dapat panagutan yon ni Duterte. I'm just curious, attorney, why it was so fast for ICC to issue a warrant of arrest kay President kay Vladimir Putin compare dito sa nangyayari sa atin. Is it because yung nangyayari sa Russia-Ukraine is already declared as a war? Talagang matinding unrest at dito ay questionable pa yung mga killings? Medyo mahirap sagutin yan. Ano? Why the difference? Ano? Mm-hmm. Why the difference in the proceeding? Maraming mga political dynamics lalo na in relation dun sa war sa Ukraine, dynamics between the two countries, the US, EU and Russia. So medyo mahirap-hirap ng konti tignan yung punto na yan. Ito pong desisyon ng ICC eh mukhang napabilis, ano, na ano po ang pwedeng asahan natin without necessarily putting a timeline to it, ano po, what could happen next after this? Well, if the appeal will finally be denied, tuloy-tuloy pa naman yung investigation with the mabilisan na resolution itong they issued two decisions in 2 weeks. So possibly ganun din kabilis sa appeal chambers yung pag-resolve ng appeal. Baka by then, hindi pa tapos yung investigation. So let's say they issue a resolution mid this year. Mm-hmm. Baka hindi pa tapos yung investigation considering na parang around 90 yata ang nag-signify represented dyan sa appeal plus there are other complaints, you know, in addition to the 90. So they had to consider all of cases. So baka it takes some time then, you know. Mm-hmm. But hopefully it will be done, yung investigation at least within the year. But of course, I mean, suntok yan sa buwan. Yeah. We really don't know the timeline. It took
the prosecutor sometimes just mm-hmm. to conduct its preliminary or yung initial investigation. Remember that noong, yes, I think that was 2019 or two, and it took how many years, you know, parang mm-hmm. 2 years yata, before he finally came up with a recommendation to conduct yung regular na investigation. Mm-hmm. So during the investigation period, by way of a last question, attorney, during the investigation period, there's no chance, hindi pa pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kailangan magka-hearing muna. Oh, wala pa. Kasi during the investigation, that's the stage where you determine first whether a crime cognizable by the ICC was or were committed. Then, i-determine pa nila who are liable okay. for those crimes. So, wala pang warrant of arrest dito sa state ng investigation.